So, last year, hindi ko na mabilang ang nagtanong sa akin if safe ba bumili ng pre-selling na nakikita nila online. Pre-selling are a lot cheaper than projects na na-launch na ng developers. But you really have to discern if it's a risk or an opportunity. So, here are three things to consider. So, unang-una, kung conservative ka, check the license to sell and the development permit of the developer. So dito, malalaman mo agad na kung safe bilhin yung project na binibenta nila. Pero here's the thing, based on our experience, maraming projects na sobrang delayed ang pag-release ng license to sell. In fact, ang DHSUD ay maglalabas ngayon ng tinatawag na temporary license to sell to fast-track projects ng developers para makatulong sa ekonomiya natin na naapektuhan talaga ng pandemya. But bago pa man ma-release minsan ang mga license to sell, eh, madami nang nakapila for the opening of the project. Malamang sa malamang, eh, marami nang nauna sa yung nakapila sa units. Or prime units in a better area. Or kung gusto mo ng corner lot or morning sun, baka may nauna na sa'yo sa pila. Which is the opportunity sana pag bibili ka ng pre-selling. Kung medyo risk taker ka, baka okay lang sa yung intayin yung license to sell habang nakakue ka na sa pila. So, you have to consider this second thing. Consider the track record of the developer. So, madalas mababalitaan mo na, uy, si DMCI magtatayo pala dito, or si SMDC or si Ayala may project pala nabubuksan dito, or si Apex Homes may project nabubuksan dito sa area na to, at limited lang yung units. So, with established and known developers na may track record na, madali na silang pagkatiwalaan kasi may history na sila na nade-deliver nila yung projects na pinangako nila. Pero kung yung developer ay bago pa lang at wala pa natatay yung project, hold your horses. Kasi it's very risky dahil wala kang history na titingnan. So, wala kang license to sell, tapos wala pang track record sa developer, eh, sobrang risky nito. So, take time to read reviews ng developers and check if on time ba sila when it comes to turnover dates. So, there are cases na kahit na medyo kilalang developer, at may billboards pa siya, pero hindi rin natuloy yung mga projects na pinangako niya. Tingnan mo kung sino yung mga established na developers. So, like this one. So, I'm not promoting the MCI, but I can vouch that most of the time, they deliver ahead sa pinangako nilang turnover date. And it builds their credibility. So, if the developer has a good track record at meron na silang kahit temporary license to sell, then you can proceed with the reservation and you can proceed with the submission of letter of intent. But you have to consider the third factor. You have to deal only with licensed brokers or salespersons. So usually, this is how it goes. Pag ang isang developer ay may bubuksan na project, i-announce na nila ito sa kanilang sales network. That's why brokers have really good access kung saan-saan ang dapat abangan na properties na good deals. So, iba-ibang setup ng developers, pero madalas may tinatawag silang lead brokers. At yung mga lead brokers, they usually get the prime units and the most number of allocation pagdating sa pre-selling units. Kasi ang lead brokers, they are usually the performers. So, pag ang kausap mo ay hindi lead broker, baka mas slim yung chances na makakuha ka ng good deal or better unit. At sa ngayon, napakadaming colonum agents and brokers online. Even licenses, nadadaya. So make sure you go to PRC website to check if the broker is legit. So you have to ask for the full name or the license number bago mo i-check. Kasi mamaya, hindi pala full name ng broker yun. Tinype mo dun, walang lumabas na license, diba? Pagbintang mo pa siyang scammer. So make sure you have to do that. So I'll put the link down below kung saan pwede i-check sa PRC. So if you're dealing naman with a company, usually naririnig nyo to, ang tawag dito ay realty, make sure to ask for a copy of business permit, SEC registration, kung corporation sila. So check if you're dealing with a trusted broker. So maraming cases na hihingi ng reservation fee, pero after a while, di na mahagilap si agent, diba? So again, check first if may license to sell si developer. So if wala pang license to sell si developer, ngayon, ang DHSUD, they're issuing temporary license to sell to fast-track the projects at matulungan yung ekonomiya natin.
So if wala pa at gusto mong mauna sa pila, then check the track record of the developer. Then lastly, if you want to be the first one to get a good allocation, then you should only deal with licensed brokers. So if you are an investor, mas maganda to build connection with a licensed broker who has a wide inventory of projects para always, always updated ka, para mauna ka sa discount at sa pila ng pre-selling projects. So para sa akin, in every investment, if you want to get a really good deal, there's always a risk. But make sure you find ways to minimize the risk and you're aware of your options. And of course, if you don't take risk, you don't get the best price. Thank you guys again for watching. I'm Chris and Happy New Year. Bye!